The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiats ay tungkol sa mga planong panligma ng mga Hapon noong World War II na nagkarga ng tuniladang gold bars na tinatawag natin ngayon na Yamashita Treasures. Saan nga ba pwede natin ito matagpuan? Bago natin yan tatalakayin, subscribe nyo muna ang channel na ito sa mga bago pa lamang para palagi kayong updated at sa aking avid followers, shoutout muna tayo. Alright, shoutout sa ating mga followers dito sa The Golden Boy Channel. Shoutout gina Diego Gabrines, Bonifacio Manuel, Tating Naliman Salay, Raul Trangia, Aquilino Alok. Shoutout din kay Rubilin Lopez, Hyacinth Ocfimia, Maridel De Castro, Nigor T. Hunter, Raul Riquilio, Arcadio Angcon, Maria Deta, and also kina Rogelio Cortez, Angelito Capistrano, Crisanto Banares, and lastly, shoutout kina Elvin Famaran, Justin Angeles, Mice Prince, Niljoy Bacor, at kay John Cleovin Rico, at sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay mga katiyats, welcome back. Itong video na narito ngayon ay isang real footage galing sa US Army noong World War II nang gumawa ng kamikaze attack ang Imperial Aviation, itong Air Force ng Japan sa Pearl Harbor. At hindi lang Pearl Harbor ang inatake ng mga kamikaze na yan, ngunit dito sa atin sa Leyte Gulf at Surigao Strait nangyari ang huling digmaan ng mga battleship between Americans and Japanese. Kaya marami rin kamikaze warplanes na bumagsak dito sa Leyte, Surigao, Dinagat Islands at pati na dyan sa may Palawan. At ayon sa aking records ng aking ama ay mayroong bumagsak na eroplano dyan sa Hinguog, sa Davao at diyan rin sa Sierra Madre Mountain Range ay meron din daw meron bumagsak diyan na eroplano na hindi kamikaze. All in all ay merong apat na eroplano na may lulan ng kargamentong gold bars ayon dito sa record ng aking father. Pero hindi lang ito yung mga eroplano na nilalagyan ng gold bars o kayamanan na hindi yung ginamit nila na attack na eroplano, kundi ito'y sadyang itinago nila, binagsak sa karagatan para hindi madaling matagpuan ng mga treasure hunters. Kaya dagat ang napili nila instead na bundok. Pero sa isang pagkakataon dito sa crashed Japanese cargo plane, ito naman ay cargo plane, hindi ito yung kamikaze warplane ng Hapon. Ibig sabihin kung cargo plane ay talagang malaki ang or mabigat ang pwedeng ikarga niya. Kaya ayon sa record dito ay merong karga itong cargo plane na bumagsak sa Sierra Madre. Meron siyang karga na 4 tons of gold bars. Kaya diyan sa Sierra Madre Mountain Range, shout out diyan sa Luzon, merong cargo plane diyan na bumagsak. At noong 1995 ay nakita yan ng mga native diyan sa Sierra Madre, at meron pa daw mga boxes na laman kasi hindi sumabog ang eroplano na ito. Sadyang ibinagsak ito ng dahan-dahan, kinakrash nila na hindi talaga sasabog. At ang karamihan daw ng lulan ng eroplano na ito, kasi cargo plane ito, malaki ang karga niya o marami ang pwedeng ikarga dyan, sa ngayon ay may kumpara natin ito sa mga C-1 planes ng ating Philippine Army, yung cargo planes. At ang ibang kargamento daw nito, ang mahalaga ay itinago sa kuweba, sa isang secret cave dyan sa Sierra Madre Mountain Range.
Kaya napakarami nito, 4 tons of gold bars. Kaya dyan sa Sierra Madre, alam nyo na kung saan bumagsak yung eroplano, malapit dyan sa eroplano ay merong kuweba. At kung matagpuan nyo ang kuweba ay merong laman yan, kung hindi pa yan napasok ng mga treasure hunters. Okay, mga katiyats, ngayon natin titingnan ang mga itsura nitong mga eroplano ng Hapon noong digmaang pandaigdig World War II na ginamit nila. At karamihan, dahil dito nagtapos sa Pilipinas ang giyera, ay karamihan yan ay narito sa ating mga karagatan. Sadya nilang binagsak yan sa karagatan yung may lulan ng mga gold bars, kasi kung dyan yan babagsak sa lupa ay of course marami ang marites na lalapit at malalaman na mayroong mga ginto. Kaya yung isang nangyari na nasa Sierra Madre ay nasa gubat naman yun ibinagsak sa tuktok ng bundok. Pero dahil sa tagal ng panahon ay na-discover rin ng mga natives doon. Okay, ito yung Japanese Zero na ginagamit ng mga kamikaze. Meron siyang emblem na bilog, kaya tinatawag na Zero. Ang gawa ng Mitsubishi Company na hanggang ngayon ay gumagawa pa rin ng Mitsubishi ng mga sasakyan at makina ng mga maliliit na eroplano. Ito yung kanilang pangalawang jet fighter, gawa ito ng Daihatsu. Ang makina nito ay Daihatsu. Ang emblem ay star, parang sa Amerikano, pero yan ay sa Hapon. Yan ang una nila na modelo ng pandigma. At nang malaman nila na medyo inferior ito kaysa mga Amerikano, ay gumamit na sila ng Zero planes, yung kanilang modernong pandigma na eroplano. Okay, so ito yung mga itsura ng mga Japanese planes kapag nakita nyo sa ilalim ng dagat, ay ganito na ang kanilang itsura. Okay, ito ay mga nag-crash ito. Siguro natamaan lang ito ng daplis. Hindi talaga siya sumabog, kaya kompleto pa siya. Marami nito sa, kahit dyan sa may Mindoro, dyan yata lumubog ang Musashi, yung pinakamalaking barko ng Hapon, pati na yung Yamato. Yung Yamato, yun ang may pinakamalaking kanyon na karga, pero lumubog din dahil sa napakaraming warplanes ng Allied Forces na pinadala, kaya hindi nagamit ng Yamato ang kanyang mga kanyon na malalaki. Okay, so ang palatandaan na World War II planes ito ay may propeller na siya. Kasi ngayon ang mga warplanes ay jet fighter na, wala ng propeller. Dito makikita pa yung parang kalansay ng tao. Andyan yata nakaupo. Ayan mga katiyats. So more picture. Ano pa tayo ng mga picture? Ito yung sinabi ko na cargo plane. Cargo plane ito, malaki ito. Ang kanyang makina ay apat. At kamukha nito ang bumagsak sa Sierra Madre mountain range. Meron siyang apat na makina. Yung bumagsak sa Sierra Madre mountain range ay nasa tuktok ng bundok yon. At 1995 na-discover yun ng mga nitibo at pinuntahan yun ng mga treasure hunters 1995, kaya hindi tayo sure kung nakuha na yata ang laman yan, pero meron daw itinago sa kuweba na hiking distance galing sa binagsakan ng eroplano ay meron pang itinago doon sa mga kuweba, kasi nang ibagsak yan ay merong mga kasama na infantry battalion yan sa baba, na kung hindi mag-survive ang piloto ay yung mga infantry battalion ng Hapon sa baba sa Sierra Madre, yun ang maghakot ng mga boxes of gold at dadalhin nila, itatago nila yun sa mga kuweba. Okay, so ito yung maganda pa na modelo na
nag-survive sa Saipan. Pinalipad nila ito nitong panahon lamang. Itong modernong panahon. Yan ang Japanese Fighter Zero. Zero Fighter Planes. Powered by Mitsubishi na makina. Ito naman ang cargo planes. At kapag ganito ang nakita nyo sa kapundukan, ay swerte kayo mga katiyets, kasi tunitunilada ang laman yan. Yan ang sinabi ng father ko na nandyan sa Hinguog at sa Davao Gulf. Lahat ay nasa dagat. Sa Hinguog, sa dagat pa rin yun. At sa Davao ay located sa Davao Gulf, ay ganyan kalaki. Yan na ang kanilang transporter na aeroplano or cargo planes na malalaki. Kaya 20 tons daw ang laman ng nandyan sa Hinguog, sa Sierra Madre at sa Davao Gulf. Malalaki yan. At dito sa Dinagat Islands ay napakarami din dyan. Maraming nagsabi sa akin dyan ng mga mangingisda na nakita daw nila ang eroplano. Ngayon ako ay matakotin ako sa malalim na dagat. Kaya kahit pagsuotin pa ako ng scuba gear ay hindi ako magdadive. Kaya nawala ako ng... Parang hindi ko type ang mag-treasure hunting underwater. Kasi takot ako sa malalim na tubig. Okay, pero meron talaga daw dyan sa may Kagjanao Island, dyan sa yung malalim na parte dyan, meron daw dyan mga eroplano na recognizable pa rin. At hindi lang dito sa Mindanao ang marami. Meron din dyan sa may Batangas at Cavite, sa karagatan dyan, at meron din daw dalawa dyan sa Manila Bay na noong 1990s ay hindi pa nakuha, iwan lang sa ngayon. Kaya sa lahat ng mga mangingisda sa kapuluan ng Pilipinas ay mapagmatsyag kayo sa karagatan. At kapag may managita kayo ng ganyan na mga hugis o mga itsura na eroplano, ay pwede nyo rin silip-silipin yan. Baka suwerte na o suswertehin na kayo. At hanggang dito lang ako mga katiyats. Ako magpaalam na. I'll see you on my next video. Ciao for now.